Kaibigan, gusto nyo ba magpapayat na healthy way, na ligtas? Alam nyo, hirap talaga pumayat eh. Diba? Pero sa mga diet na nakikita ko, isa na, na nakita ko pong safe at pwede natin sabihin na pwede nyo gawin, itong Japanese morning banana diet. Medyo matagal na to, pero kung nagpapapayat, sa tingin ko, mas maganda po to. So, ang pinaka-shortcut sa kanila ay ganito lang po. So, sa umaga, imbis na kakain ka ng maraming kanin, tapsilog, di ba? Saging lang. Kahit ilang saging, isa hanggang apat na saging for breakfast. Tapos iinom ng tubig, pwede dalawang baso, tatlong baso. Yun lang po ang babaguhin nyo. 1 to 4 banana sa breakfast. Nakakabusog kasi ang saging eh. Nakakabusog siya. Tsaka hindi ka makakain ng maraming masyado. Nakakabusog siya, marami siyang carbohydrates. And yung lunch and dinner mo, normal lang. Normal lang yung kain. Tapos, dahan-dahan ng pagkain at iniisip mo kung ano yung kinakain mo. Para wag kain ng kain. At isang tip pa, pag medyo busog ka na, pag 80% full ka na, palagay natin yung medyo busog na, tigil na pagkain. Huwag niyong intayin na busog na busog, bondat na bondat bago hihinto. Yun na nakataba. So, pag medyo busog na, tama na. Pwede kang mag-snack at ang tulog, mas maaga. Ang huling kain mo dapat, 8 ng gabi. Di ba merong mga diet, nothing after 6 p.m. Ito naman, 8 p.m. Ibig sabihin, bago mag 8 o'clock ng gabi, huling kain mo na. Huwag ka na mag-midnight snack. At kailangan mo makatulog ng 7 to 9 hours. On the average, 8 hours. Lahat ito nakakatulong. Simpleng-simple lang eh. Pwede ka mag-exercise, huwag ka lang magpapastress. Sobrang simple. Binago mo lang yung breakfast, binawasan mo lang yung kakainin mo. Marami nang pumayat dito. Naging uso siya. So, ganito po. Inuulit ko lang. 1 to 4 bananas. Warm water, mas gusto niya. Maligam-gam na tubig. Tapos, wala mo nang kakainin hanggang lunch, lunch and dinner, at hanggang 8 o'clock lang ang huling kain sa gabi. Marami kasing vitamins and minerals ang saging. Ito, ang dami niya. Vitamin B, vitamin C, ito, potassium, napakataas sa potassium. Pag nanghihina kayo, kailangan niyo energy. At ang dami niyang carbohydrates, pampabusog. Pampabusog siya. Pag iba kasi kainin mo, hindi ka mabubusog. Let's say, nagutom ka, kumain ka ng chocolate bar, hindi ka mabubusog. Uminom ka ng matamis na inumin, hindi ka rin mabubusog eh. Pero pag kumain ka ng dalawang saging, eh busog ka na talaga. Yan, oh. Isang saging na medyo malaki, 89 calories. Marami-rami naman. Ang tip ko naman, pwede naman sa diabetic eh. Kahit diabetic kayo, pwede kumain. Pwede po to. Wag lang masyadong hinog. Ayaw natin yung overripe na saging na masyado na matamis, na malambot na. Yung tamang-tama lang. Walang cholesterol, mataas ang potassium, magnesium. Ito po, maraming benefits ang saging. Bukod sa pampapayat, ang saging din nagbibigay ng energy. Tingnan mo yung mga tennis player, basketball player. Pag napagod sila, anong ginagawa ng tennis player? Puro saging ang kinakain. Pawis na pawis eh. 5 sets. 3 hours nagte-tennis, oh. Saging ang pinaka-merienda, pampabigay ng energy. Okay to sa may sakit sa puso, may potassium siya, hindi siya nakakasama, may tulong nga eh. Menstrual cramps, may nagsasabi, maraming antioxidants, vitamins and minerals. At ito po, kung may ulcer, mahapdian yan, ito po yung pinaka-home remedy ko sa ulcer. At gastritis at GERD. Pag nangangasim, kakain ako ng konting saging, 1/3 or 1/2, inuman ng tubig na maligam-gam yun, pampakalma. Tumatapal siya sa tiyan. At saging din, may component na pampasaya. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin, reduces depression din siya. So marami siyang benefit bukod sa pampapayat. Yan, morning banana diet. Sino pwede mag-try? Kahit sino po pwede. Binago mo lang yung breakfast mo na mamantika, na matataba, ginawa mo lang mas healthy. Wala nang masama doon. So, kung papayat kayo, may tulong sa diabetes,
sa cholesterol, may tulong sa high blood, may tulong sa sakit sa puso, matanda, bata, pwede. Kung sasabihin na iba, Doc, baka mag-TB ako, tumigas ang dumi ko. Hahaluan mo naman ang ibang prutas eh. Saging, lagyan mo ng konting papaya, lagyan mo ng konting pakwan, pwede naman eh. So, iba't ibang prutas, marami pang gulay, magiging regular pa rin ang pag-dumi mo. So, pag binawasan mo ang pagkain ng unhealthy food sa umaga, eh, mabuti yan para sa'yo. So, in summary, ito lang yan ha. Saging, tubig lang, dahan-dahan sa pagkain, maaga ang tulog, pwede mag-exercise, pwede mag-snack, at tingnan mo lang kung ano kinakain mo. Subukan nyo po to, 1 week, 2 weeks, very safe, walang bawal po dito. Bukod sa Japanese morning banana diet, sabay na natin yung water therapy nila. Pareho rin naman eh. Iinom lang ng 2 basong maligamgam na tubig sa umaga. Meron bang scientific basis? Actually, sa pinaka-studies, siguro mga malilit na pag-aaral. Pero tubig eh, wala namang masama eh. Kasi talaga yung tubig, kailangan natin ng tubig sa katawan. Nakakapayat. Pag may kidney stones, may UTI, may infection sa ihi, tubig naman ang gusto ng doktor, di ba? Kung konti lang ang infection sa ihi, konti lang ang mga white blood cells nakikita sa urinalysis, minsan nakukuha ng 2 basong tubig. Iwa-wash out lang, malalabas na yung bacteria sa ihi. Para sa sikmura, bukod sa saging, kung nangangasimante yan, maganda pag inom ng tubig, nawawash na yung asido dito, para hindi masira, hindi magasgas ang leeg natin, yung lalamunan sa loob. Headache din, pwede rin sa maraming tubig. Ano benefits ng warm water? Maganda sa digestion, mainit. Pwedeng tsaa, kung gusto nyo. Chamomile tea, pwede rin. Blood circulation, tubig para sa sipon, sore throat, ano, nasal congestion, pampapayat, yan, para gumanda rin ang balat. So, ang tubig, napakakailangan ng katawan natin kasi ang katawan natin, puro tubig. Ang utak natin, 70% water. Kidneys natin, 79% water. Kahit buto natin, napakatigas, 31% water. Gano'ng karaming tubig ang iinumin? 2 to 3 liters in a day sa average na tao. Kung may manas, may heart failure, binabawasan. Pero kung sa normal na tao, 2 to 3 liters. Ang sabayan nyo pa ng saging, lahat ito nakakatulong sa inyong pagpayat. So, pwede nyo po i-share. Safe po to. Pero kung meron kayong mga ibang sakit na inaalala nyo, let's say, kidney failure, ibang problema, pa-check mo rin muna tayo sa doctor nyo. Pwede nyo muna po ipaalam. God bless po.